Matapos ang dalawang buwang pagtatago sa batas, nasukol din ng otoridad si Jason Ivler, ang suspect sa pagpatay kay Renato Ebarle Jr. sa loob mismo ng kanilang tahanan sa lungsod ng Quezon. Pero bago tuluyang maaresto, nakipagbarilan muna si Ivler sa mga tauhan ng NBI na tumagal ng halos 10 minuto. Sugatan po sa barilan si Ivler at ang dalawang ahente ng NBI. Live mula sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, nagpapatrol Maan Makapagal. Ted, sa medical bulletin muna tayo ni Jason Ivler sa pinakahuling inilabas ng Quirino Memorial Medical Center. At sinasabi lang, stable but guarded si Jason Ivler matapos sumailalim sa 3 oras na operasyon. Binabantayan pa rin, bagamat stable ay binabantayan pa rin to ng mga doktor. Nakaposas daw siya sa kama at binabantayan ng 3 NBI agents sa ICU surgery. Samantala, Ted, sa ilalim din sa operasyon, si NBI Special Investigator Ana Lira Labaw. Bunga naman ito ng shrapnel na bumaon sa kanyang dibdib. Si Labaw, Ted, ang nag-develop ng operasyon para mahuli si Ivler. Alas 4 ng madaling araw ng ikasa ng NBI Intelligence Services Division, Field Operations Division at Special Action Unit ang operasyon para mahuli si Jason Ivler, suspect sa pagpatay kay Renato Ebarle Jr. May impormasyon kasi ang NBI na sa kanyang bahay lang nagtatago si Ivler. May sikretong kwarto sa bahay niya na hindi nakita ng salakayin ng otoridad noon. Sa kwarto ni Marilyn, merong hidden na ano na... Sa may wardrobe niya, sa mga dalagyan ng damit, may hidden na ano na panel. Hello. Na pwede magtago ang isang tao o dalawa. Inaasahan na ng NBI na hindi magiging madali ang paghuli kay Ivler, lalo't mayroon itong military background. Alas 6, tumulak na ang convoy ng NBI patungong bahay ni Ivler sa number 23 Hillside Drive, Blue Ridge Subdivision sa Quezon City. Agad itinayo ang mga hagdan para mapasok ang bahay. Pinalibutan na agad ang bahay ni Ivler. Humarap sa NBI si Marlin Aguilar, ina ng suspect. Nung una ay nakikiusap sa mga operatiba. Wala naman kayong search warrant. Andiyan na siya sa... Andiyan na kayo sa kwarto kung may mga hawak kayong balin. Pasensya ka na, ha? Ngayon naman ako nag-freak out. Ipinakita pa ang kwarto ni Jason para sabihing wala roon ang kanyang anak. Pero ang itinagtataka ng NBI, kung walang natutulog doon, bakit may tubig ang sahig sa banyo, basa ang tuwalya, at bukas ang aircon ng kwarto. Halos isang oras at kalahati naghalughog ang NBI. Maya-maya, narinig ang putok ng baril. Dahil nakasama ako sa assault team ng NBI, na-corner kami sa kwarto ni Jason. Si NBI agent Ana Lira Labaw na katabi ko noon, nakita ko na lang sapo ang kanyang dibdib. May tama si Ana, sir. Ay, may labas. May tama ka? Okay na hindi. Bumaksa ako. Dito, nakita mo? Nag-vest ka ba? Nag-vest ka? Hindi. Anong tama mo? Kaya ka. Natamaan siya ng shrapnel sa dibdib. Mahigit 10 minuto ang palitan ng puto. Si Ivler, pasugod na lumabas sa kanyang pinagtataguan. May tama na siya ng baril. Hawak niyang isang baby Armalite at caliber 45. Naka-bandolier pa ito na puno ng mga bala. Kumpara sa mga lumabas na litrato ni Jason, mahaba na ang buhok niya ngayon. May bigote at balbas na. Agad inilabas ng bahay si Jason para dalhin sa ospital. Si Marlin Aguilar agad namang pinusasan ng mga operatiba. Inaresto rin ang ilan pang kasambahay. Sa emergency room ng Quirino Memorial Medical Center, agad siyang nilapatan ng lunas. Gayun din sina NBI agent Labaw at attorney Lito Magno. Ayon sa NBI, sa kilos ni Ivler, handa itong hindi magpahuli ng buhay. Makikita mo sa kanyang mata na nalilisik na talagang gusto niyang pumatay.
Kaya wala naman tayong magawa kundi gumanti ng putok. Nasa isip niya na bihirang magpangatlong raid ang mga operatiba sa isang lugar. At naisip niya siguro yun ang pinakaligtas na taguan para sa kanya, pero nagkamali siya dahil alam mo naman pag gumagawa ka ng kalukuhan, ang batas, makukuha ka talaga. Patong-patong na kaso ng direct assault at illegal possession of firearms ang balak isampa ng NBI laban kay Ibler, mga kasong kakaharapin niya oras na gumaling siya. Ayon naman sa NBI, inaasahan nilang mareresolba na ang isa sa kontrobersyal na kaso ng road rage sa bansa. Ted? Maandoon sa sinasabing nagbigay ng informasyon sa NBI kung nasaan si Ivler, totoo bang merong nakahandang reward para sa kanya na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso? Naglabas ang Malacanang dati ng reward, pati na rin ang pamilya ni Jason Ivler, at ito nga ay 1,000,000 pesos. At inaalam pa ng NBI, or NBI siguro nakakaalam kung sino ang informanting ito, at maaaring sa publiko nila ang pagbibigay ng reward sa mga susunod na araw. Ted? Salamat, Maan Makapagal.